Let's go to, how are you related to Miss Bautista? Sir, with all due respect, sir, we are not related in any manner, whether by consanguinity or affinity, sir. Affinity? Yes, sir, affinity, sir. Okay. So, hindi. Yes, sir. We were not. The report is incorrect. Yes, sir. Now, let's go back to Angie Bautista. Kasi, ano sabi ni Kong Abante kanina, habang nagsasalita ako, pailing-iling po kayo. Is the observation of the Honorable Abante correct? Na umiiling kayo habang nag-state ako ng mga facts or statements dito? Your Honor, hindi ko po napansin yung reaction ko or what. Pero kung may reaction man po ako, may apology po. Doon po sa aking mga sinabi, ano po ang mali doon? As I've said, sir, hindi ko po matandaan po. Oh, kaya, hindi na totoo na magkamag-anak kayo ni Gerald Aro. One. Pero ano pa ang hindi totoo? Sinabi ko doon na when you were with the Bureau of Jail Management and Penology, wala kang schooling na kinuha. Would that be true? Kung po doon sa mga... Ay, hindi na, sagutin mo. Ay, kasi sinapailing-iling ka nga nung ako yung nagsasalita. Meron po, sir. Your Honor, meron po. Ano po ang schooling na yun? Yung pong binigay po sa aming cross orientation seminar sa mga bagong recruits. Sa mga cross orientation seminar. Pero did you undergo the basic recruit training para sa mga recruits sa jail? Because you were hired as a jail officer 1 in 1994? Sir. No, sir. Hindi po ako nag-undergo. Hindi. I have your service record here kasi. I have it here. In May 1994, you were designated as JO1. Tama? March 7, 1994 po, pero sa civil service po, parang May 9 nga po, 1994. Okay. So, JO1 ka hanggang 30 April 06, tama? Yes, Your Honor. Yes. Tapos biglang May 1, 2006, naging inspector ka. Yes, through lateral entry, sir. Yes, lateral entry. At saan ka na-assign? Sa una po, sir, Your Honor, sa office po ng Chief BJMP. Then po, sunod-sunod na po yon. Iba-iba na po yung assignment ko, Your Honor. Hindi. Kasi, nung naging jail inspector ka, kinupok ka ng isang USEC ng DILG. And you were assigned there in his office. Tama? That was 2000... Ay, sagutin mo muna ako kung tama. Eh, hindi ko naman tinatanong sa'yo kung kailan. Eh. Yes, nandito Your Honor. Ka, eh. Nandito, yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Yes. And that is precisely the reason why nung nag-jail inspector ka, pinag-i-schooling ka, pero you always requested for nullification. Nai-grant yun dahil nandun ka sa office ng USEC ng DILG. Tama? Nung pong na-defer ako, nung nasa office po ako ni USEC, na-defer, iha. Na-defer yun dahil nagre-request ka mismo. At yes, sir. Yes, Your Honor. Hindi makatanggi yung mga authorities ng BJMP dahil nandun ka sa office ng USEC ng DILG. Tama? I have a record of all your letters. Nandito ang kapal-kapal. Yes, Your Honor. Nag-request po ako. Pati yung clearance mo, iha. Were you ever a caterer sa PNP at saka BJMP? Sa PNP po, sir, yes. Not in BJMP po, sir. Hindi ka naging caterer sa BJMP? Oh, Your Honor. Okay. Sige. Pagbibigyan na kita at lahat. You're married to a PNP officer? Yes, Your Honor. Are you still married to him?
separated na po kami way back 2006 po. 2006, okay. Kagaya ng sinabi ko, I look at your clearances na sinamit mo nung ikaw ay mag-retire following your undertaking that you will retire on such date. Tama? Ikaw mismo ang nag-designate kung kailan ka magre-retire eh. Kasi naging controversial yung retirement mo. Pinailan mo nga ng kaso yung boss mo eh. Tama? Yes, sir. Yes. So, yan ang record mo, Iha. Doon sa one of your clearances, dito sa Certificate of Property Accountability, kasi binigyan mo ako ng pagkakataon na pag-aralan kita dahil nung first hearing, hindi ka naniniwala na kaya namin hanapin lahat yung dokumento mo eh. Dito sa one of your Certificate of Money Accountability Clearance, this is to certify that based on available records on file, this office, Inspector Angelina Bautista, assigned BJMP NCR, has money accountabilities with the following lending institutions as of May 2015. Would you recall this? Yes, Your Honor. So, totoo. Yes, Your Honor. Parang hindi ko nasasabihin. Kasi, anim po itong agency na ito. Okay? Now, while you were the caterer at the Philippine National Police, you encountered also debts. Tama or not? Yes, Your Honor. Yes. Have you paid them? Yes, Your Honor. Oh, hindi pa. Kung gusto mo, dadalhin ko rito yung pinagkautangan mo. Naka-assign ngayon sa Office of the Directorate for Controllership, Camp Crami, Quezon City, second floor. Siguro maalaala mo. Ah, yung tao niyo po, sir, nasa controller. Yes. Yes, nangutang po talaga ako dun, sir, pero nagbayad po ako kasi may deposit slip naman po. Wala naman po, nung matapos na po ako magbayad, wala naman po siyang tinetek sa akin or sinisingil na may utang pa po ako. Hindi. Ang sabi niya sa akin, paano kanya masisingil? Matapang ka eh. Po, Your Honor, kasi nag-usap po kami ng maayos po. I'm just establishing, inamin mo na rin lang naman eh. Di ba? Ang hindi mo lang inamin ay yung hindi ka nagbayad kasi nagbayad ka. Mr. Chair, kaya ako pinaghirapan hanapin ito dahil doon sa first hearing, napansin namin ni Honorable Abante, parang hindi siya naniniwala doon sa pinagsasabi namin dalawa by her actions. Thank you, Madam Chair and Mr. Chair.